Hello! Hi guys! Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Andito naman po ang inyong Kuya Bert. Ngayon po, ang aking bablog ay related sa aking trabaho. Kung paano mag-cube collection o mangolekta ng mga cube ng aming cube mold sa mga sinuplay naming mga konkreto, pwedeng kahapon, last 2 days or last 3 days. Okay guys, tara na po at mag-cube collection na tayo. Hello guys, ito po, on the way na tayo. Dalawang site lang po ang ating kukuhanan ngayon, kaya lang medyo malayo. Isang Murgam, tsaka isang Alnaad, Alnaad. Konti lang po yung production kahapon, kaya dalawang site lang kukunin natin ngayon. Ito po yung sample na pinapipirma namin sa site, kung ilang cubes ang nai-deliver sa kanila. Ayan. Tapos pipirma lang po yung site representative. Okay. Okay guys, from DIP2 pupunta tayo ng Ulmorgam. Yun ang unang site destination natin. Anim na piraso po yung kukunin natin doon. Okay guys, ayan po. Papunta na po tayo sa site. Ito po ang aking driver, magiting na driver technician, si Mr. Bilal. Say hi. 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 Okay. Hi to everyone. Yeah. Taga Pakistan po siya. Masipag, di mo na kailangan sabihan o utusan, alam na niya kanyang gagawin. No need to ask what he was doing. He's very good technician driver, Bilal. Guys, andito na po tayo sa Emirates Road. Pupunta po tayo sa site ng Alnahaw sa gawing Alnahad. Yan. Apat na piraso po yung kukunin po natin doon. Kahit isa o dalawang piraso lang yan, kailangan natin kolektahin yan kasi kailangan kumpleto lagi yung mga cube mold natin sa planta. Mahal din yan, yung isang piraso ng cube mold na ganun. Hindi ako nagkakamali, hindi bababa ng 150 dirhams ang isang piraso. If I lose this cube mold, so my supervisor deduct this money from my salary. Did you hear that? If may technician driver, he will lose the one mold, they will deduct on his salary. Kaya problema guys, kailangan lagi din yung nakokollect yung mga moldi natin. Okay guys, mahaba-haba po itong biyahe natin o yung pagkolekta natin ng cube mold. More or less 2 hours bago tayo makabalik ng planta. Okay, andito tayo sa Emirates Road. Hindi ganun kita, papakita ko sana yung ano eh. But this one? Golf club. Golf club daw sabi ng driver ko. Ayan, nasa gawing kanan na yan po. Hindi ganong kita eh. Ayan, medyo maluwag po ang traffic sa ngayon kasi maaga pa. Ayan. I will take you down. No. Ayan guys. Iyano ko lang, zoom ko lang para makita nyo. Ayan po ang golf club dito sa along Emirates Road. Ayan guys, inikot na ng ating driver para makita daw natin yung golf club. Mag-u-turn lang kami. Ayan guys, kitang kita dito sa kaliwa. Ayan. Hindi pa tayo nakapasok dyan. Someday, pupunta rin tayo dyan sa loob, bisitahin natin. Okay. Yan, dire-diretso na po tayo. Ayan guys, kakanan na po tayo dito sa Alnahad. Yan. Ano yan?
Al Ain Road. Nako po, guys, dadaanan pala natin tong Dubai Outlet Mall. Dito pala sa Al Ain Road to. Ayan, i-zoom ko lang, guys. Ayan. Ito po yung Dubai Outlet Mall. Kung bibili po tayo ng mga sapatos, mga t-shirt, mga branded na mura po, factory outlet price po siya. Ayan po siya. Ayan guys, kita nyo sa gawing kanan. Yan ang Dubai Outlet Mall. Marami pong nagpupunta mga kabayan natin dyan. Bumibili ng mga pasalubong po nila. O nagpapabagahe po, nagpapabox. Ayan po, Dubai Outlet Mall. Okay. Ayan, diretso na po tayo dito sa Al Ain Road. Okay guys, papasok na po tayo sa ating site. Medyo desierto. Alam niyo naman mga site dito sa Dubai, kung under construction siya eh, nasa gawing desierto pa. Desert place pero tahimik. Yan, kita niyo naman yung natural dune sand nila. Ganyan ang lupa dito sa Dubai. Ganyan ang kulay. Kada city ng UAE, iba-iba yung kulay ng ano, ng dune sand nila. Ayan guys, hahanapin pa natin yung site. Let me check the site name. Huh? Ikot-ikot lang tayo. Can you see the site name? Tingnan natin dito. What site this one name? Al Shandaga. Hindi ito. Ayan guys, tinitingnan lang ng driver natin yung location ng site. Tinitingnan muna sa Google, nag-share daw location kanina. This one. Okay, kakaliwa tayo dito. Okay guys, bumaba yung driver natin. Tinanong kung ito nga yung Al-Nahaw na site na kukolektahin natin ng cube mold. Antay-antay lang natin siya guys kung ito nga pumasok yung driver natin sa loob. Okay guys, hindi pala ito yung site. Balik ulit tayo doon. Maybe sa kabilang side ang hinahanap natin. Okay guys. Okay guys, maghahanap pa tayo. Medyo hindi tumatama si Google Map. Maybe. Sign board is other side. Maghahanap pa tayo guys. Okay. This one. Yung guys, naghahanap pa po tayo. Saan kayo yung Al-Nahaw Contracting ngayon? Engineer muna. Al-Nahaw. Where?
Al Nahaw. Ito pala guys. Okay. Kuha na natin yung cube mold guys. Baba na po tayo. Ayan guys, Al Nahaw Contracting. Ayan guys, dito na tayo site. Ayun, may apat na cube mold. Ayan. Walang tao. Okay naman. Kilala naman natin yung cube mold natin eh. May sticker naman ng company natin. Ayan. This one cube, 25K. Sabi niya 25. 15 lang yun. 15 kg kada isa. Ayan. Ayan guys, isasakay na po natin sa ating pickup. Ayan. Ayan. Okay. One site mission accomplished. Next destination natin guys sa Almorgam. Medyo malayo-layo 'yon. Ay, sige guys. Sakay na po tayo. You see the Mission Impossible? Yeah. Ah, grabe. Saglit lang kami bumaba, mainit masyado sa labas, humid, humid. Okay, next destination, Almorgam. Okay guys, andito po tayo sa ngayon sa Al-In Road. And then mag-exit po tayo. Kakaliwa po tayo ng Murgam Road. Ayan guys, Al-In Road pa rin tayo. Pero kung di nyo na itatanong, kung didiretso natin ang kalsada na to, papunta tayo ng city ng Al-Ain, isa sa mga estate ng UAE. Pero magmamargam tayo, ayan. Ang destination kasi natin, Margam. Kakaliwa tayo sa tulay. Ayan guys, kita nyo na may signboard, Al-Margam. Guys, kakaliwa po tayo dito sa tulay. Almorgam. Ayan guys, may nakita tayong mga camel dito sa Margam. Ayan. Aywa. Nice. Kung mapapansin nyo, may bakod po yung gilid ng kalsada para hindi po nakakatawid yung mga camel there sa fence, ha? They have race course of camel. Sorry? Race course. Race course? Racing. Racing camel, ha? They have separate area there. Meron din palang ano dito, yung karerahan ng camel. Ayan guys, kung nakikita nyo, ayan yung racing way ng ano ng mga camel dito. Karerahan ng camel. Ayan. Inside in this vault. Yeah. White vault, you know. Ayan, kung nakikita nyo yung bakod na ano na yan. Ayan. Diyan po, paikot po yan. Maluwag po yan. Diyan po nagkakaroon ng racing camel po dito sa Al-Ain Road. Almorgam pala. Ayan. Okay, diretso na po tayo sa site natin. And he came and reached there first, so he's winner. Andito yung finish line nila. Ayan o. Finish line ng mga camel racing. Okay guys, dito na po tayo sa site. Bababa lang po tayo, kunin po natin yung cube mold.
Ayan guys, ito po yung cube mold natin. 6 na piraso. Ayan. Naka-demold na po siya. Okay guys, sasakay na po natin yung mga cube mold natin. 6 tsaka 4, bali 10 lang ho. 10 lang yung mga na-collection natin ngayon. Ayan guys, nakuha na po natin, mission accomplished. Sakay na po tayo sa ating pickup. Ayan, sa site na to, mayroon po silang mga talim na gilid na dates. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga bunga na sila. Ayan, mga dates. Malapit na rin anihin yung mga bunga niya. Malapit na rin po pitasin. Ayan. Okay guys, dito na po tayo sa planta. Sa ating laboratory department. Ibababa na po yung cube mold. Okay. Ayan po guys, sana nagustuhan po ninyo ang aking vlog po ngayon. Kahit pa paano eh, nakapagbigay ng kaalaman sa inyo. Maraming salamat sa panonood. At sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thanks and goodbye!